misteryoso at kung may anong hiwaga raw. Itinuturing na bagong Jerusalem ng ilang mga deboto, ang Mount Banahaw. Dahil sa dami ng mga dumaragsa rito, dumami ang mga basura sa paligid, dumumi ang mga ilog at nasira ang natural na estruktura. Kaya noong 2004, ipinasara ang Mount Banahaw. Ano nga kaya ang sekreto na bumabalot sa sinasabing banal na bundok na ito? Pagkatapos ng 4 na taon, nandito ako ngayon para silipin kung handa na ang Mount Banahaw para tumanggap muli ng bisita. Ito agad ang sumalubong sa akin, mga anting-anting at kwintas na nakadisplay sa mga kabahayan. Gawa ito sa iba't ibang material gaya ng kahoy at mga bato. Dito pa lamang sa bukana ng bundok, ramdam na namin yung pagiging mistiko ng lugar na ito. Pero ang ikinagulat ko ay ito. Kuya, para saan ba itong mga crystals na ito? Maganda po sa bahay. Oh. Nag-absorb siya ng mga negative energy. Ang misteryosong mga kristal na ito ay gawa sa stalactite at stalagmite na galing sa loob ng mga kuweba. Ayon sa mga siyentipiko, ang isang pulgada ng mga material na ito, ilang daan hanggang ilang libong taon ang binibilang para mabuo. Nakalulungkot na sa kakaunting halaga, tila ilang libong taon ang ninakaw ng tao sa kalikasan. Itong ganito kalaking bato, magkano kaya ang abo? Yung ganyan, 700 pesos. Pero di ba bawal yun? May nagdadala lang sa amin yan. Ang Mount Banahaw ay mayaman sa kalikasan, mapapuno man, hayop, at yamang tubig. Katunayan, binansagang Vulcan de Agua ang Banahaw. Isa kasi ito sa pinakamalaking aktibong vulkan sa Pilipinas at 8 ilog ang bumabaybay dito. Kaya naman napakayabong na mga puno at mga halaman dito. At di lang mga hayop ang nakikinabang sa malinis na tubig na dumadaloy sa Banahaw, kundi maging ang mga residente sa ibaba ng vulkan. May halamang gamot din at pinilas na mga balat ng kahoy na siyang panggamot daw sa iba't ibang sakit na binebenta rin nila. Ito, tuyo na ganito, pagka inilaga mo, sumasariwa siya. Kung bakit siya tinawag na milagrosa. Okay. Ano pong gamit ito, ate? Ito po pang gayuma, nilagyagan nila pang business. Pampaamo. Pampaamo? Magkano naman itong ganito? Ano po, 20 lang. 20? Mura lang ang pag-ibig, 20 pesos. Dito lang, sa Banahaw. Saan ka makakabili niyan? Diba? Bibili ako 6. Pero dahil protected area ang Banahaw, ipinagbabawal ang pagkuha ng mga halamang gamot at mga kahoy rito. So yung nakikita natin na triangle sa taas, hindi lahat ng lugar pwedeng lagyan ng triangle. Pinipili nila ito kung saan sa tingin nila yung may espiritu na nagpapakita o yung may nararamdaman silang parang kakaiba dun sa lugar. Kagaya ng halimbawa nitong puno na ito. Okay, eto na. So eto na yung daan na dadaanan natin papunta dun sa ating first station. Ang 270 steps na hagdan na ito ay papuntang ilog ng Santa Lucia, ang daan papunta sa sinasabing banal na mga lugar. Sa dami ng altar na nadaanan ko, walang dudang banal ang lugar na ito para sa mga deboto. Pero kung titignan ang ilog Jordan na siyang binyagan, tila malayo ang pagiging sagrado kung itrato ito ng mga dayo. So, ito yung karaniwang na nangyayari sa isang lugar kapag dinarayo siya ng madaming bisita. Kasabay nilang dumating dito yung mga basurang dala-dala nila. Itong mga diapers, mga plastic ng pinagainan, mga plastic cups at kung ano-ano pang sari-saring basura. Lagi nating tandaan at sa lugar na ito, dayuhan lamang tayo at kailangan nating irespeto yung lugar. Nakakapanghinayang dahil ako mismo, naramdaman ko ang totoong biyaya ng malimig na daloy ng tubig ng ilog na ito. Ang malinis na patak ng maliliit na talon sa paligid nito
mga natural na ganda ng kalikasang humihingi ng lubos na respeto at pag-aalaga. Nakakalungkot lang isipin na yung ibang tao tinatrato itong bundok ng Banahaw as sacred, holy, lugar kung saan nila nililinis ang kanilang kaluluwa at ang kanilang katawan. Pero matapos nilang gawin ito dito sa lugar na napakaganda, iniiwanan naman nila yung mga physical na basura at dito, nabababoy ang lugar. Sa pagpapatuloy pa ng aking pagtuklas ng misteryosong Banahaw, dinala ako sa presentahan ang lugar kung saan matatagpuan ang banal na pwestos. Ang mga espiritong nagbabantay raw ay ang mga nakaukit na mukhang ito dito sa gilid ng isang kuweba. Ito, dito sa mga formations ng bato, may makikita tayong mukha. Ito yung parang mata, ilong, tsaka yung bibig nung kalahati ng mukha ng parang mukha ng tao, no? Pero kalahati lang kasi yung kalahati flat na. At sa gilid naman ito, sa tabi niya, dito may makikita din tayong isang parang hugis mukha, no? Ito yung ilong natin na malapitan. Tsaka yung labi niya at yung baba dito. Parang napakakipot yata kung papasukin natin. Sa maliit na butas na ito, may balong nakakapagpagaling daw sa mga may sakit. Napakadilim sa maliit na butas na ito. Patagilid kailangan ang pagbaba na tila humagapang. Sa ibaba, napansin namin na may mga tulo ng mga kandila. Patuloy na kahit mahirap pasukin ang kuweba, talagang sinasadya ito ng mga deboto. So, ito yung puwang na bababaan natin. May kapirasong parang slit dito na may lamang tubig sa loob. At sabi ng mga taga rito, may mahigit 10 feet o yung lalim ng tubig dito. So kung mapabitaw ka sa bato, pwede kang magdire-diretso pababa. Lumig! Ayos. Mabuti ang tubig yan. Ako na talaga. Okay. Yung in-analyze nila daw yung tubig dito, kumuha sila ng samples sa napag-alaman may mayaman sa sulfur dahil malamang galing kasi sa vulkan kasi itong Banahaw. Ang ginagawa ng iba, pumupunta sila dito, sinasubmerge nila yung kanilang buong katawan kasi yung sulfur maganda at mainam sa mga sakit sa balat. Yung iba mga deboto naman, paniwala nila kaya sila pumupunta rito, ilulubog nila yung kanilang sarili dito ng 3 beses sa tubig sa paniniwalang malilinis naman nila yung kanilang kasalanan. Ako man ay may saloobin rin at hiling na sana ay mapagaling ng tuluyan ang bundok ng Banahaw. Sa itaas ng bundok, isang bahay ang itinayo malapit sa kuweba. Sa dulo, ang kuwebang ginawang parang munting sambahan. Sa loob nito, di ko mawari ang aking pakaramdam. Maraming kalat at mga tulo ng kandila at mga sunog sa mga batuhan. Sinasabing ang mga espiritu ng Banahaw dito sa bahay na ito naninirahan.